Kasama, I'm back! Attorney Ferdy Casulito, Mr. Sex Appeal to Pasyo. Mabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat na kukat sa inyong katawan. One. Ngayon ay Lunes, 8 ng Abril, alas 11:05 ng umaga. At syempre, nagpapasalamat ako rito sa taong to. Not only for holding the fort. Habang ako'y medyo naglima yun tayo eh. Kundi para dito, napakaganda naman itong sinample niya. Ayan, nakikita niyo. Oo, di ba? Walang iba kundi ang aking kapartner na si... Yes! Juvie de Guzman po, syempre. Yan. Alam mo naman eh, ang idol natin eh, wino-welcome natin. Kaya nagulat siya. Nagulat niya ako eh. Marami tayong ginawa na hindi niya alam. Pero syempre, diba? may permiso naman. Yan. Uy, ang ganda ng quality nito ha. Opo, talagang first class. Ang liwanag nung retrato. Oh. Yan. At litaw na litaw ang beauty mo. Ayan, mabuti na lang yung lumabas. Hindi, maganda. Oo. Ayan, at saka syempre, nangangamusan na rin tayo dun sa ating supposedly guest na hindi ko alam, meron palang ibang appointment na mamaya po. Pwede naman bukas ha. Opo, yan. Oh, di ba? Si Miss Baby Go, yan. Yan. Hindi, baka kausap, mamaya, malalunch natin siya. Yan. Oo. Hindi ba nag-guest na natin si Baby Opo. Go? Sa Zoom. Zoom. Ito dapat live. Opo. Oo. Iba kasi natatouch mo eh. Oo. Ayan, kagaya ni attorney. Natatouch ko na siya. I'm tats. I'm tats. Oh, yeah. Ayan. At hindi na attorney. Grabe. Ang dami nagpapaabot niya ng pagbati kasi nga daw po, cool na cool kayo. Ayan. Sa lahat ng oras, cool na cool. Bakit nga ba? Hindi, talagang cool na cool ako doon sa pinanggalingan ko. Kasi opo. 7 degrees pag umaga eh. Wow! Grabe! Labig! Hindi lang yan, no? Alam niyo, attorney, thankful tayo sa Panginoon at ligtas kayo nakabalik. Oh, yan ang pinaka-importante, mga kaibigan. Mm-hmm. Dahil alam niyo naman, sa dami ng mga balitang natatanggap namin, karamihan sa mga balita, syempre, hindi maganda, lalo na sa ibang bansa, no? Diba, dumindol yata. Dumindol sa Taiwan. Natural na kung saan, yan yung pinangangambahan natin sa lahat ng oras. Pero thankful din tayo dahil pinapaglubag ang kalooban namin ni Doc Melvin. Doc Melvin Villarro. Sabi niya eh, huwag kayong kabahan. Basta may alam kayo, walang problema. Buti nga yung tsunami. Opo. Hindi na natuloy. Di ba nagkaroon ng tsunami alert? Oo, dahil nga dun sa lindol sa Taiwan. Nag-connect. Oo. Puro problema. At saka dahil lumindol sa Taiwan daw, ito pala may connection yun. Nagka-traffic dito sa atin. Ay, opo. Hindi, sinegue ko lang kasi itong ating panauhin ay nasa forefront siya nitong pag-solve ng problema sa trapiko. Ngunit kasi, di ba, may cap yata. Kung ilan ang, yung alam mo yun naman yung ano, di ba, yung angkas, yung motorcycle taxi. Yes, na unang, alam mo, unang-una nakita ko yan many years ago sa Bangkok. Uso na yan doon at ngayon lang nauso rito. Ngunit mukhang nagiging hit at may mga demand na paramihin pa daw. Ngunit may mga ibang sektor naman na nagsasabi na hindi iyan ang solusyon kasapagkat pag dinagdagan mo pa yung angkas na nasa 45,000 na yata ngayon ano, opo, sobrang lalong lalala ang trapiko dito sa ating bansa. At para ibigay ang punto de vista na yan ay walang iba kundi ang National Convener ng National Public Transport Coalition, isang kaibigan natin na ito ay dalubhasa sa larangan ng transportasyon. Walang iba kundi si Mr. Ariel Lim na sa linya ng ating komunikasyon. Magandang umaga po, ang Ginoong Lim. Good morning. Yes, maganda umaga po, Attorney Ferdy. Maganda umaga po sa lahat ng nakikinig sa Yes Yes Yo na programa ninyo. Opo, kasama ko po si Miss Juvie de Guzman. Yeah, good morning, sir. Yes, Juvie. Oo, kakilala mo rin ito. Matagal na rin itong nasa larangan ng broadcasting. Yan. Yes. Anyway, I'll get right to the point, Ginoong Lim, ano? Marami pong nagtatanong sa gitna daw po ng lumalalang krisis ng transportasyon ay bakit daw po tumututol ang inyong grupo sa pagpaparami
nitong angkas na ang sabi ng iba ay yan lang ang kanilang nakayang means of transportation na mabilis at mura. Mr. Lim? Ayan, Mr. Nawala. Lim, nawala yata si Mr. Ariel Lim. Uh-uh. Anyway, habang hinahanap natin ulit siya, ay yun nga ang nagiging issue. Sabi ng iba, nahihirapan kami. Diba, merong pang tigil pasada yung PNR. Yes. Merong mga tumigil na mga linya dahil sa ginagawang subway. At saka parang ngayon yatang buwan na to, katapusan na rin ng, ano, ng mga jeepney. Yes, oo, yung face out, diba? Face out, dapat yes. Yung modernong jeepney na at dapat may kooperatiba na. Yun. Mm. Anyway, ito na po, nagbalik na po sa linya si Mr. Ariel Lim. Mr. Lim, good morning po ulit. Pasensya na po kayo at napuputol. Yes, magandang maganda umaga po. O nga po, naputol po tayo. Oo, isa pang problema natin yan, bukod sa transportasyon. Talaga ang problema, yung komunikasyon. O yung internet, nakakamiss tuloy kasi kung yung pinanggalingan ko is the second high fastest internet speed in the world. Yung Korea. Anyway, mabalik po ako sa unang katanungan ko, Mr. Lim. Ano? Tinatanong po ng iba na bakit daw po tutol ang inyong grupo sa pagpaparami nitong angkas samantalang yan daw lamang po ang kaya nila na mabilis at mura na means of mass transport. Actually po, hindi naman po kami tumutol dahil kung tumutol kami, hindi po nagkaroon ng pilot. Na actually, Attorney Perdi, Ma'am Joby, yes, ang katotohanan niya, kami po ang nag-complain nito na magkaroon ng ganito dahil nag-complain ayun, po kami dahil doon sa apalapan. Pero liwanagin ko lang, Mr. Lim, eh di ba motorsiklo pinag-uusapan dito? Eh bakit pilot? Eh di ba pilot sa aeroplano yun? Kung nagka-pilot ka na po, nakagraduate na sana yung piloto, nakapagmamaneho na ngayon. Pero ito hanggang ngayon, hindi pa tapos. Hindi pa rin. Oh, anyway, mabalik tayo. Oh, kasi yun ang misconception. Kaya nga kayo ay aming inanyayahan dito para matanggal yung mga sabi-sabi na tutol daw yung grupo nyo. Yung pala kayo pa ang nagmungkahi nitong angkas. Opo, totoo po yun. Kasi po dati, habal-habal po yan. Ito po yung mga illegal na nagte-terminal sa malapit sa terminal ng mga tricycle, sa terminal ng mga PITX, din dito po sa mga mall, na naghahatid po ng pasahero papunta sa kanilang mga tahanan na kami po ay tinamaan dahil nga unang-una, from door to door, dapat sa amin sasakay, ilalabas namin siya sa sasakayan ng jeep, ng bus, ng taxi, ng MRT, kung saan pa man. At ito po yung nakapermiso sa amin. So nag-file po ako ng complaint sa office ni Senator Grace po at saka sa office ni Senator ni Congressman Winnie Castelo nung siya pa yung Metro Manila Development Council Committee. Oh Kongreso. Yes, kaibigan natin yung si Winnie. Si Winnie, ano? Mahaba ang banks yan eh. Kaya po ang nangyari, ito po ay nagkaroon ng pilota kasi nagkaroon po ng isang kumpanya, yung binabanggit nyo kanina na angkas. Sila po yung unang-una na healing apps na meron pong ganun. So, ayun. To make the story short, para po magkaroon ng tinatawag na balanse at medyo protektado rin yung pasahero at kami, paproteksyonan din na hindi kami tatamaan kasi po ang usapan nung una is ang kukunin po nila yung mga habal-habal na tumatakbong illegal. Ayun, plus, para, okay. Kung sakaling kulang po ng rider, kukunin po nila sa hanay ng mga tricycle para mabawasan din yung tricycle ayun sa mga bayan nila kasi napakarami na. Mm-hmm. Yun po yung naging ano, kaya po nagkaroon ng pilot study. Oo, kasi yung tricycle, Jovi, ano eh, ang prangkisa niyan eh, local government eh. Di po ba, Mr. Lim? Tama po kayo dahil nag-evolve po ito sa Republic Act 7160. Oo, anong nangyari? Yung mayor, para mapagbigyan lamang lahat, lahat na lamang ng gusto, binigyan na ng prangkisa ng tricycle. Hindi niya alam, ang dami-dami na, oversupply na ng tricycle. Tama po. Okay. Yun po ang totoong pangyayari. Opo. So kaya po, yan po, nung pong tinatawag kami ng ating butihing senador, Senadora Grace po, opo, sa Senado, para i-hearing yan, doon po pumasok yung isang application na yon, yung angkas, na nag-originate po sa kanya. Ayun. Then, that is 2017 po yan, di ako magkakamali. Oo. Then 2017, send pa lang po ang company
So habang hinihiring po yan, nagkaroon ng pag-uusap na gawing pilot study hanggang pumasok po ngayon yung ibang healing apps, umabol. Ito nga po yung Joyride and Move It. Ito po si Move It, ako pa po ang nakipaglaban dyan para tanggapin yan kasi marami pong nag-apply, walo. So sabi ko, mayaman yung Angkas, mayaman yung Joyride, dapat dito tayo sa isang mahirap dahil inamin po ng Move It na wala silang kakayahan para kumuha ng ganong karaming rider dahil wala silang ganong kalaking kapital. Ayun. No? So kaya po nakapasok yung Move It na yan. Na katagalan, e binenta naman po sa Grab. Diba? Doon nagkagulo-gulo na lalo. Ayun, Ayun bang pagbenta niyan, hindi dumaan sa Philippine Competition Commission? Kasi parang violation niya ng Competition Act . Diba? Grab, kotse. Sa pagkatapos, Grab, pati yung parang namomonopolize na nila yung industriya. Kayo, abogado. Ako po hindi abogado. Ako po isang leader lang. Pero nauunawaan ko na ako dapat ibinenta. At dapat po yan, noon palang tinira namin yan, sa pagbebenta, technical working group, ibig sabihin, pinag-aaralan mo palang paano ka bumenta. Backdoor nga po ang tinawag namin dyan. O, yun nga . Na backdoor ang bilihan. Hindi ko alam na ganun palang storya niya ang Move It. Dapat siguro at tignan niya ng Philippine Competition Commission kung yan ay hindi nag-i-impair ng mga activities and restraint of trade. May mga ganun tayong nasa batas na ayaw mamonopolize ng isang player yung industriya. Tama po. Maliwanag po. Tama po kayo. Dahil kayo po ay abogado, kami hindi. Hmm. Pero kahit po sinong magsabing abogado, malinaw po na hindi. Pero ang pinagtataka namin, bakit po hindi sinasanksyon ng gobyerno? Kasi nga po, yan ang sinasabi namin dahil sa napakalaking kumpanya saying that there is a corruption there. But doon pa lang po, kung talagang titignan ninyo, dapat po yun ipinatigil yung bentahan at hindi. Oo, tama. Oo, siguro kayo. Salamin sa Kongreso. Oo, siguro yung grupo nyo. Pwedeng mag-initiate po ng isang complaint doon sa Philippine Competition Commission para tignan kung ito ay nasuri at nasaliksik nitong PCC. Ang alam ko po rito pati po yung Philippine Competition Commission, hindi rin kumikilos. Kaya nga ang paplano namin, talaga dapat i-demanda sa ombudsman sila pare-pareha. Mm-hmm. Dahil sila ang gobyerno na dapat magpatupad ng tama, pero sa tingin po namin, may pinapaboran dito. Ayun, oo. Kaya po, matagal na po yan. Dinala na namin sa Senado at Kongreso yan. Sa hearing, umaatid ng Philippine Competition Commission. Mm-hmm. Maliwanag po na sinasabi nila na para bang hindi daw po labag sa batas. Paano hindi naging labag sa batas? Yung technical working group, attorney, opo, kasali po ako doon nung una representing yung pong transport group at saka yung Senate the Philippines dahil I was a consultant before at Senate. So, nung po nga naangal kami dahil binabantayan ko nga, nagpalit-palit po ng administrasyon, nagpalit-palit ng tinatawag na chairman ng committee, tinanggal po kaming lahat sa hanay ng transportasyon. So, sila na lang ang gumagalaw ngayon. Hindi namin alam kung anong authority nila para magdagdag. Ang kanilang authority sa technical working group is pag-aralan lamang at mag-report sa Senado at sa Kongreso. Opo, totoo po yan. Oo, di wala nang naging representasyon yung isang stakeholder, meaning the riding public. Yun ang talagang stakeholder dyan kung tutusin. Tama po. Kaya po kami, hinaharang namin to dahil sabi ko nga, we are not against kasi ang gusto namin mapag-aralang maigi dahil nakakatulong din naman ito sa mga pasahero na nagmamadali. Kaya nga lang, kailangan pa rin po, unang-una yung safety, dumaan sa proseso ng ng training, di ba? So, ang nangyari kasi, para bang kahit sino na lang pumwede at kung sinong gustong pumasok, papasok. Hindi pa nga gusto ating pag-aaral. So, hindi po namin tinantanan ito since day one nang ito ay maging pilot up to this time. Mm-hmm. Siguro dapat imbestigahan din po ito. Sino bang public transport po ngayon sa Senado? Sinong senador po ang nasa puno ng committee na yan? Senator Grace po sa committee Senator Grace po pa rin. Oo.
Yes, oo, sa public services. Then sa Kongreso naman po, si Congressman Romeo Acop ng Transportation at saka yung Metro Manila Development Committee. Dalawang committee naman sa Kongreso. Oo. Eh, dapat talaga tingnan niyan, ano? Hindi ko alam na ganun pala ang background story niyan. Buti na sabi niyo, Mr. Lim, at talaga kayo ay nagmamalasakit dito sa mga kababayan natin na walang choice kundi sila ay gumamit ng public transport. Tama po. Ang amin lang po kagustuhan dito, Makati, donation like yung taxi. Naku, medyo na... Diba, UB Express. Ang Mr. Lim, pwede pong... Sir, excuse me lang po. Pwede pong pakiulit po at medyo nag-garbled po yung ating linya. Pakiulit po yung huling yung sinabi. Ang amin po kasing ano dyan, yung pong ibang denomination like yung taxi, yung UB Express, yung jeepney, sali po yung jeepney na may modernization program. Ang mahal-mahal po nung huhulugan nila, dahil kakagawan mo ng pasayero yon pag pinadami mo ito. Mm-hmm. So hindi makapagbabayad dyan ang kanilang amortization na inuutang nila doon sa programa ng gobyerno. Dapat balanse talaga eh, no? Opo. Then, maliwanag po na si President BBM, sinasabi niya na yung traffic sa Metro Manila ayusin dahil worst tayo na po ang number one sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ay, sinabi niyo po. Tapos kayo, naglalabas ka, then magtalabas ka pa ng additional TNBS. Ito naman po yung mga apat na gulong, yung mga TNBS na yung mga grab car. So, ibig sabihin, hindi po magka-align yung ginagawa ng Malacanang at ng DOTR, especially LTFRB. Opo. So, para pong may mali, saan ba talaga tayo? Yun nga eh. Oo, hindi ano, the left hand does not know what the right hand is doing, ano? Tama po. Mm-hmm. Anyway, bago po tayo mag-break, Mr. Lim, may huling mensahe po ba kayo sa ating pamahalaan upang makatulong dito sa matindi na talaga ang krisis sa trapiko na hinaharap po ng ating bansa? Nagpapasalamat po kami kay Secretary Bautista sa pakikinig sa aming reklamo, pero gusto ko pa rin pong sabihin sa kanya na yung pong 45,000 na sinasabi niyang ng Grab ay ng TWG, 51,000 na po, may nadagdag na 6,000. Ah, 51,000 na? Pinapaalis pa rin po namin yung 6,000. Yes po. Wow, yan po ay hindi dumaan sa tamang sa amin. Kaya po, naging 51,000 yung report. Paano, ang dami nun, 6,000, paano nakalusot yung, siguro kung mga 100, 200, mauunawaan pa natin eh, no? Matindi, tama ha? Tama po kayo. Opo. So, pinalusot po ito. Ibig sabihin, pinalusot. At ito po, alam na alam ko na ito po ay nakakuha nito yung mukit na may-ari din ng Grab. Kaya po ako, pinipersonal ko sila because malupit. Medyo nakikita namin yung sobrang lakas nila. Hmm. Sobrang lakas nila sa gobyerno o kanino pa man. Alam naman natin yung Uber noon, binili nila. Kaya naging monopolized na yung TNBS. Oh, TNBS. Ito na naman, yan eh, pinalusot din ng Philippine Competition Commission. So, ito pa pong isa, attorney. Opo. Kayo po ay lawyer. Akalain nyo na-aprobahan din nila yung Grab Bike. Same company ng TNB ng Move It, yung Grab Bike. Ibig sabihin, dalawa na po sa motorcycle company ang papasok, iisang may-ari. Ah, so hindi po ba yan unfair competition sa iba na gusto naman pumasok? Monopoly na yan eh. Oo, combination in the state of trade ang tawag dyan. Oo. Eh dapat talaga... Tapos binibili nila lahat yung mga kumpanya na kalaban nila. So, sino pa ang nagmo-monopolize ngayon? Dapat kung ano-anong pinagagawa ng Senado, eto ang dapat imbestigahan eh. Kung ano-anong iniimbestigahan ng Senado. anyway, maraming sa opo. Kaya po, sana maimbestigahan talaga ito. Opo, very enlightening po yung sinabi nyo. Well, anyway, wala na po tayong oras, Mr. Lim, but we will be happy to have you here again at some future time. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Yes. At naliwanagan po ang ating mga tagapakinig. Opo. Maraming salamat din po. Kayo po ang dapat naming pasalamatan dahil nauunawaan unti-unti ng tao kung bakit po namin tinututulan yung mga ganito. Kasi hindi lang po para kundi para rin sa kanila. Oo, kasi sa protection ko nila. Opo, nangyayari kasi parang disinformation, sinasabi parang kayo pa ang kontrabida rito. Oo. Okay. Tama po kayo kasi yun lang naman ang pwede nilang gawin. Siraan kami. Pero ako po, maninindigan ako. Hanggang sa dulo nito, hindi ko po bibitawan yung laban na to dahil alam po nasa tama kami at protection po ng taong bayan ang aming pinaglalaban dito.
Okay. Okay, maraming salamat po. Salamat at, po. God bless. Maraming salamat, Ma'am Juki. Maraming salamat Tony Topacio. Yes, sir. Okay. Yan po si Mr. Ariel Lim. Yes. National Convener ng National Public Transport Coalition. At sa notang yan ay magbabalik po ang SSC Tomasio kapag tapos ng commercial information at may wasi patusas paalalahanap po ay just in news flash making news by at this moment just in ating oras alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3 Yema! Yes, yo, Tomasio! Yes, yes, yo! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes Yes Yo, Topacio. Yeah, mga kasama sa ating oras alas 11:35 ng umaga ay nagbabalik ang Yes Yo, Topacio. Attorney Ferdy Topacio at kasama si Juvie De Guzman. At ngayon po ang ating paboritong bahagi na Pinamagato. Ang galing. Patiin mo. Okay, syempre gusto natin pasalamatan si... Ay, hindi natin nabati, no? Noong April 1, wala kasi ako. Opo. Oo, ano pala yun? Jim Jacks Day. Yeah. Ayan, Jim Happy Jacks. Jim Jacks Day. Ayan na. Ayan doon lumabas yung video ni Jim Paredes. Talaga, may anniversary pa talaga yun. Jim Jacks Day yun sa buong mundo, ha? Okay, pero salamat po kay Attorney kay Doc Melvin Villaruz, Doc MJ Evangelista, Boss MB Evangelista ng ito si Doc Melvin po ay mula sa Metro Vision EMS Emergency Medical. Oh, yung service. Naging panauhin natin 'yan, di ba? Opo. At siya po ay nagtuturo sa lahat ng mga mall dito sa Ortigas, sa Pasig. Kaya thankful ako. Siya hintuturo. Nagtuturo. Nagtuturo siya. At nakakatuwa, alam nyo po, pag meron palang ganitong klaseng training, hindi ka kakabahan. Any problem na magkakaroon ng kalikasan, ay hindi natin napangangambahan yan. Paano kung tawag ng kalikasan? Ay, bahala ka na, John. Hindi lang yan, syempre, salamat din po sa Komisyon ng Wikang Filipino, lektura ng paglulungsod, module sa pagtuturo, pangalawang wika daw po ang Pilipino. Ayan po, imbitasyon mula sa April 17, 1 to 4 ng hapon. Yan. At syempre, attorney, gusto ko rin pasalamatan ng U.S. Naman. Nursing Review Center with Doc MJ, pauwi na siya sa Pilipinas, at yung aking namimiss na si Sister Baby Girl. Ayan, i-guess din natin. Ang iyong partner sa Boracho Film. Hindi mo mamimiss kasi makikita mo na mamaya-maya lamang. Ayun nga po, at a happy 99th birthday, Attorney Lolita Avel. Ba, 99? Yes, Norsagaray, Bulacan. Malapit na siyang makatanggap pa isang milyon, di ba? Gamay isang milyon pa. Opo, pero magaling pa siyang maglakad at magaling pang humarap sa korte. Maglakad? Nang nilalakad niya yung mga... Hindi po, naglalakad. Maglakad eh. Baka iba yung... magaling pa siyang maglakad. Mabilis pa siyang maglakad. Yan. Sabi mong yan eh. Opo. Anyway, ating mga Twitter ranters today ay siyempre nandyan si Vic ng Bustos, masayang yayotan daw. Nandiyan si Piloso Pong Tasyo, si Hara Lingayen, Richard Ruiz, Dodong. Nariyan, ito pa, sino pa? Maraming ngayon ha. Si Mong Ramos Bagoong Pilipinas. Ay naririyan din at si Pensoy Fernan, Rolly Maliari, BK. At si Little Boy. Teka, meron pa isa rito na kasama natin. Ay, si Walden pala. Ito, ang dami pa pala. Hill Carlos. Medyo mabagal lang mag-scroll down yung... mag-scroll up yung aking telepono at mahina yung internet. Hill Carlos, Chukiyomi Oimizu. Yan. Si 8 Castle, si Ryan Lingo, at si D. At syempre po, hindi nawawala si Michael Guy. Niloloko ko. Na-fire out na daw ako rito. Sabi ko, hindi. Bakasyon lang ako. Medyo mahaba-habang bakasyon. Malabo mangyari yun. Hindi naman. Bakasyon lang. Paminsan-minsan ako lang. At syempre, si Rolly Mendez Tomas ay naririyan. Nakikinig si Ryan Ang, si Attorney Raulito Paras.
Yan si Ate Ems Magahum, si Attorney Ralph Andrada. Ay, naririyan din na nakikinig. Siyempre, ay hindi mawawala si Andrew Tan, si William Gatchalian, si Louie Gamboa at ang kanyang butihing may bahay na sinats. Si Dennis Arsen, Talent Development Manager ng Borracho Films. Saka si Bambi si Mam Bambi. Bambi Purisima? Hindi po. Si Bambi Fuentes? Napakaganda. Oh, naman. Oo naman, of course, intercourse. Pagdagdag na lang din, sir. Gusto ko lang si Katir Superalta nga pala. Opo, Katir Superalta, yes. Si Boss Edgar, hello po. Sir Benjamin Ramos, Sir Dennis Antenor, siyempre. Si Sir Randy Cabangon, Attorney MacNeil Rante. Hi, Sir MacNeil. Hi, Boss. Oh, diba? Boss Attorney. Yan, oh. At hindi lang po yan. Hello din kay kay Tito Chito Valmosina ng DILG, Barangay Affairs, siyempre. At yung trainer na si Ma'am Jane Militante. Naku, antabayanan nyo kami. Hindi, di ba? Yung mga, yan yung nanggugulo, di ba? Hindi yung mga po. Militante. Apelido niya yun. Apelido. Kala ko yung mga militante. Yung mga anakbayan. Ay, hindi po. KMU, magugulo yung mga yun eh. Hindi pala yun ang militante. Ay, hindi po. Pero kahit bigutong mga awit na to na si Emil Vente ng Pasakit, meron siya. Sooner, Sir Attorney, gusto kong ma-invite ito. Mm-hmm. Original song. Okay, yan. sige. Okay. At ang maganda dyan, pag original song, wala tayong, wala tayong problema sa copyright. Yan. Yes. Pero Attorney, natuwa ako kasi nawala na yung tungkod mo. Oo naman. Magaling na tayo. Thank you so much. Yan. Anyway, i-congratulate din natin si Speaker Martin Romualdez. Yeah, congratulations. Uh-oh. Bakit? Eh kasi sa dami-dami ng effort nga, nilagay niya yung mukha niya sa lahat ng mga relief goods, billboards, etc. Nag-survey ng pagka-presidente, less than 1% pa rin. Ay? Nako naman, grabe naman, kailangan pag gumawa ng ganun. Ikaw tuloy na, pagkama lang katatakbo eh. hindi tayo. Paano tatakbo? Masakit nga ang tuhod ko, ikaw naman, no? Oo nga. Oo nga tayo. Hirap nga tayo maglakad, tatakbo ka. Okay, pero hindi siya tatakbo, ayaw niya. Lalakad na lang daw siya. Masakit ang tuhod. Nagagaling pa, siguro mga 1 month pa ito. Pero alam niyo, sir, meron akong pasalamatan si Spike ng Tropa Zone Car Wash. Eto yung pupuntahan mo daw. Mm. At saka binigyan niyo mama ko kasi na hospital bed galing kay no galing kay Boss Benjo yang kay Spike. Sabi ko pupunta ka doon, lahat ng mga sasakyang pwede mo bitbitin, dali mo daw dyan. Ay sige, pa-car wash tayo. Car wash, oh, di ba? Tayo ng discount. Teka muna. Ay, walang siyempre. Pasok pala no. Na ano ba to? Ngayon lang ako siguro malala na talaga yung heat wave ano? Kinakabahan ako. Opo. Sapagkat dahil sa init ay asynchronous na. Ibig sabihin, pwedeng hindi na sabay-sabay, hindi na face-to-face. Hindi na. Assignment na laang. Opo. Ano pero, tingin mo nito? Okay ba to o hindi para sa'yo? Ewan ko. Nung Ate Juvie. Pero nung panahon namin, kahit mainit, hindi kami pinauuwi. Oo. Still pa rin, nasa school pa rin. Ako kami. Rin. Ako. Pero this time, kakaiba, no? Masyadong binibaby yung ating mga estudyante. Yun nga. Tatama ka. Alam ko may mga paraan dyan eh. Pwede namang hindi sila... I don't know, kasi nung pandemic talaga, wala silang masyadong natutunan nung nasa bahay sila. Oo, bago tuloy-tuloy nagka-heatwave pa. Opo, yun pa. Alam mo, noon kami ha, tayo ha, kahit mainit, tayo ay pumapasok at very bouncy tayo. Yeah. O, bouncing it. Ay, for Diyos, for Santo. Pero eto nga, pati mga teachers. Pwede nang hindi muna mag-report kasi nga maraming nahihimatay, matinding init. Ibo, ewan ko ha, sa ibang school, kasi ako public school ako eh guys. Ako rin public school ako, ano ka ba naman? Ko ba? Oo. Pero hindi ko feel, no? Pero ako, talagang feel ko na ako'y nasa public school. Pero nakakagawa ng paraan yung mga PTA, nakakagawa ng teacher, ang mga estudyante nakakagawa ng paraan. Minsan, halimbawa, hindi kami pwede sa school, sa ilalim ng puno kami, pero nandun pa rin kami sa school. Ayaw naman. O, diba? So, I don't know kung anong reason, but then... Ang swerte ng mga nag-design ng ganyang sistema. O kasi noon tayo eh, summer, nainitan kayo, be, kasi hoda kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Pero, tama ka na, baby nga yata eh. Baby masyado, yes, okay. Anyway, sa notang yan ay, muli magbabalik
ang Yes Yes Yo Topa Show sa ating oras, alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3, Yes Yes Yo Topa Show! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes Yes Yo Topacio! Yeah po mga kasama! Magandang magandang umaga pong muli. Oras natin alas 11:50 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio at Jubilee Guzman, dito pa rin sa Yes Yes Yo Topacio. Oo. At alam nyo, meron tayong panauhin ngayon. Nasuki naman natin lagi ng narito. Ano? Opo. At siya ay aawit. Kunit, alam nyo, ang daming nagsasabi, sa tagal-tagal daw ng pagpunta niya rito ay, bakit daw, hindi pa daw natin siya masyadong, hindi pa daw niya tayo niya ano ba yun? Heh. Kasi di, distracted ako, may nagte-text kasi. Ayan. Hindi well, daw nila masyadong kilala. Ayan. Si itong panauhin natin. Yes. Pakilala muna natin. Sige, pakilala mo. Okay. Pero may mga questions tayo para malaman natin. Opo. Yung kanyang ano. Pakilala ka muna ba? Sige. Siya po ay alam na natin yung pangalan niya pero hindi pa natin alam yung kanyang mga buhay-buhay. Ayun. Mm-hmm. Pero bilang isang 13 years old na teenager, mm-hmm, na napakahilig kumanta. Ayan. At hindi lang yan, ha, maging artista. Ano pa ang ginagawa mo? Ano po, mahilig po ako mag-swimming. Ah, swimming! We make the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go where you go? Can we always be this close? Forever and ever and I, take me out and take me home. You're my lover. We could let our friends crash in the living room. This is our place, we make the call. And I'm highly suspicious that everyone sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, I want more. Can I go where you go? Can we always be this close? Forever and ever and I, take me out and take me home. You're my yeah, lover. Yeah. At sa notang yan mga kasama ay magbibigay daan na po tayo sa susunod na programang Balitang Bayan kasama natin ang aking boss Drew Nasino at pahabol, happy birthday. Ikaw na magsabi. Yes, happy birthday kay Binibining Loli Acosta, anchor ng Sulong na Bayan. Alright! Pero parang wala akong pansit na nakita sa newsroom, ha? Anyway! Okay. Ate Jubes, magbigay pugay na tayo sa mga tao na nasa likod ng tagumpay, hindi lamang ng programang ito, kundi lahat ng programa dito sa DWIC at TV 23. Opo, yung on-duty natin, News Director Judith Estrada Larin. Salamat po. Yan, na si Desk Editor Drew Nasino. Tech Engineer si Wener Cotegino, Henelin, Rico Hermoso, Ken Sale, Chad Cosue at Diljon Reyes. Our broadcast IT natin si Victorio Jose Domingo. Parang Italiano to. Victorio Jose Domingo. Teleprompter natin si Neil Joy Abelia. Ating mga tagasulat, Raisa Dadia, Laika Cuevas at Jen Patrolia. At ang ating mga CAs ay nandyan si Yasmin Pantalyon, Daniela de Guzman at Jacqueline Santos.
At syempre, mga interna natin. Para tayong ospital dito, may interna. Intern, MJ Raimundo, Ira Ortega, Marie Garcia, John Lloyd Malinaw. Oh, at ito kasi at Ferdy Gasulito, Mr. Sex Appeal to Passion. At kasama si Jovine Guzman nagsasabing maraming maraming salamat. At nag-iwag po kami ng mga tangang susu pil sa inyong pagnanasa. Kiti mo sa inyong kaisipan. Kikitin sa inyong kasalanan. At syempre, titi mo sa inyong kaisipan na huwag makikiyap. 1, 2, 3. Yes, yes, yo! Topa show! Babay again! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Tapasyo! Yes, Yes, Yo! Topa show!